Mark Magnifico Magsayo versus Brandon the Heartbreaker Figueroa para sa WBC Interim Featherweight title. Hi, this is Bernardo Conception and you are watching Suntok Pilipinas. Please subscribe. Thank you. Mga kababayan, kamusta? Welcome po sa Suntok Pilipinas. Isang napaka-importanteng laban para sa Philippine boxing at para sa buong Pilipinas na rin. Dahil sa una-unahang pagkakataon, lalaban si Mark Magsayo matapos maagaw ang kanyang corona. Yan ang ngayong March 5, linggo ng umaga, sa Toyota Arena, Ontario, California, para sa WBC Interim Featherweight title. Pasok sa official weigh-in ang dalawang former world champions sa featherweight limit na 126 pounds. Ngunit hindi naging swabe ang pagkuha ng timbang ng ating kababayan na si Triple M sa kanilang naging weigh-in kahapon matapos sumobra sa timbang na kulang-kulang 1 pound. Tumimbang si Mark Magsayo ng 126.8 pounds na hindi pasok dahil lumampas ito sa 126 pound limit ng featherweight weight class. Tila masamang pangitain nga ito para sa mga ilang fans. Pero ayon sa mga boxing fans, isa lamang ito sa mga strategy ni Mark Magsayo para magmukhang hindi handa sa laban. Kaya naman binigyan ito ng 2 oras na pinahihintulutan ng California Athletic Commission para ma-meet ang kinakailangan na weight. Para sa pangalawang salang sa timbangan ay naging successful naman ang second attempt dahil nakuha rin ni Mark Magsayo ang 126 pounds. Taliwas naman na nangyari kay Brandon Figueroa matapos makuha ang timbang sa isang subok lamang. Dahil sa unang salang pa lang, tumimbang si Brandon Figueroa ng 125.8 pounds. Ang bakbakang Mark Magsayo versus Brandon the Heartbreaker Figueroa ay ang magiging main event ng triple header ng Showtime Boxing Championship. Asahan na nating siguradong magbibigay ng bakbakan to the max performance ang 27 anyos na si Mark Magnifico Magsayo at ang tinaguriang Heartbreaker dahil bukod sa kanilang fighting style na bigay todo pagdating sa opensa. Huwag nating kalilimutan na ang laban na ito ay isa na namang Mexico versus Philippines na isa sa mga rivalry na may mayamang history sa kasaysayan ng boxing. Kaya walang duda na sa pagtunog pa lang ng kapana ay siguradong wala nang sasayang na sandali ang dalawang warriors. Kaya halong excitement at saya na may konting kaba ang nararamdaman natin para sa ating kababayan. Magliliparan talaga ang mga kamao dahil napaka-importanteng manalo sa laban na ito dahil hindi lang lalamya ang karera ng matatalo dito. Dahil ang mananalo ay haharap sa kasalukuyang WBC Featherweight World Champion na si Ray Vargas. Maaalalang bigo si Magsayo may depensa ang kanyang corona noong Hulyo taong 2022. Kaya ito na kaya ang magiging tulay para kay Triple M para makakuha ng isang rematch at para mabawi ang kanyang Noy World title. Isa sa mga palaisipan ng mga Pilipino boxing fans na malaking posibilidad na makakuha ng knockout win si Mark Magnifico Magsayo kontra kay Brandon Figueroa. Dahil noong taong 2019, nakaharap ni Brandon the Heartbreaker Figueroa si Julio Ceja at nauwi ito sa isang split draw. Si Julio Ceja ay ang isang masasabi nating pinakamahirap na naging kalaban ni Triple M matapos ma-knockdown si Magsayo sa laban. Pero nakabawi naman ito at nanalo pa via knockout. Ito na kaya ang magiging senyales na mananalo talaga si Mark Magnifico Magsayo sa laban? At ang tambalang Marvin Sumodyo at Mark Magnifico Magsayo ay mas magiging epektibo kaya sa pagkakataong ito? Nasabi rin ni Triple M na mas pinalakas nila ang kanyang stamina at naniniwala ito na pag nakatikim si Brandon Figueroa ng malakas na suntok, tatakbo ito. Pero huwag din tayo pakasiguro sapagkat napakadelikado ng mga atake sa bodega ni The Heartbreaker Brandon Figueroa. Kaya malamang talagang malaki ang tsansa na ito ay magiging fight of the year 2023. Si Mark Magnifico Magsayo ay may edad na 27 years old, isang orthodox fighter na may height na 5'6" at may reach na 68. Siya ang pambato ng Tagbilaran City Bohol at may record na 24 wins, isang talo at 16 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Bigo si Magnifico sa kanyang huling laban kontra kay Ray Vargas. Natalo siya via split decision at nakuha sa kanya ang WBC Featherweight Championship. Pero maraming nagsasabi na nanalo si Mark Magnifico Magsayo sa laban na yon. Habang si Brandon Figueroa ay may alias na Heartbreaker, may edad na 26 years old, may stance na orthodox, at may height na 5'8". Meron siyang reach na 72.5 at siya ay tubong West Laco, Texas. Siya ay may record na 23 wins, isang talo, isang draw,
at 18 sa kanyang mga panalo ay via knockout. Isang impresibong panalo sa kanyang huling laban kontra kay Carlos Castro na nauwi sa isang TKO victory. Kaya ibigay natin 100% na suporta para kay Mark Magnifico Magsayo para makuha ang WBC Interim World Championship. Isang napaka-importanteng laban nito para sa Philippine boxing. At ang tambalan kaya nila ni Marvin Somodio ay ang magiging susi para manalo at maiuwi ang world title. Isang masamang pangitain nga ba ang pagkakasobra ng timbang ni Mark Magsayo? O isang strategy lamang ba ito na nagpapakita lamang na kunyari ay hindi sila handa para sa laban na ito? Maaalalang nanalo si Mark Magsayo kontra kay Julio Seha noong 2021. Isa na nga bang sign ito para wag tayong kabahan at nagpapatunay lamang ba ito na isang sure win para kay Mark Magsayo ang laban na to? Dahil nakalaban naman ni The Heartbreaker Brandon Figueroa si Julio Seha noong 2019 at nauwi sa isang split draw ang kanilang bakbakan. Pero ang isang sigurado lamang dito ay magiging malupit na bakbakan ang masasaksayan natin mamaya. Dahil Mexico vs Philippines na naman na isang rivalry na merong mayamang history sa kasaysayan ng boxing. Kaya walang duda, sa unang tunog pa lang ng kampana ay asahan na natin ang matindi at umaatikabong bakbakan. Kaya kinakailangan ng matinding suporta ng ating kababayan na si Mark Magnifico Magsayo para manalo sa isang napaka-importanteng laban na tulad na to. Kaya huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating channel. Salamat po.